Yo, what's up? What's up? What's up? Hello, 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 everyone. Yo, hello, hello sa inyo lahat. Yo, hello, hello. Shout out muna po tayo. Hello, hello. Shout out po sa ating mga kapatid. Siyempre, Chick Chick Wada. Hello, hello. Mega Love shout out. Mommy Tiger Ami. Ate Jackie's Pets Grooming. Hello, hello po sa'yo. Ayan. Tol JC Antonio, hello, mega love shout out. And si Infinity Gamer, ninyo anahaw kapatid. Mega love shout out po sa inyo. At si Nana Jesper, welcome, welcome. Amboy Wally, maaloha Wally, hello po sa inyo. At si Tol Kasangkay Albert, hello, hello, mega love shout out. Inday G, yan, yan. Hello, shout out po sa inyo lahat. Yon, meron lang po akong bagong i-discuss which is new. Alam ko bago lang po kayo dito sa industry na aking kinasasadlakan. Gusto ko lamang po iparating sa ating mga kababayan na tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pangu, yun, 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 yun. At sa mga bago pa lang nakapapasok, meron po ako i-discuss kasi umiiral ang crab mentality. Pati ba naman, dito dinadala nyo sa mundo ng boxing world. Hindi ko mapipigilan manahimik sa issue na to kasi naawa ako sa ating kababayan, which is legend, si The Filipino Flash Nonito Donaire. Yun. Hindi ko maiwasan na hindi punahin kasi sa aking mga kapatid, sa aking mga kasamahan dito sa boxing world, boxing industry, kaliwat kanan kasi po mga boxing vlogger na hindi ko lubusan maintindihan. Siguro kasi dahil sa mga millennials po sila, wala po sila sa era namin, which is mga old schools. Ang mga iniidolo po kasi namin before is yung mga talagang legend. Until now, like Manny Pacquiao at before, mga inabot ko kagaya ni Espinosa. Yeah. At even my great-great-grandfather na nakasama, sila Flashy Lorde at si Pancho Villa. So, yan. Kasi pangit po yun nangyayari ngayon. Yung imahin na mga bagong bayani na maituturing kasi paparetired na po yung ating pambansang kamao. Meron po tayong bagong ipinopromote ngayon na Filipino boxer. Ang problema kasi dito, ina-adapt natin yung kultura ng ibang lahi, yung kultura ng mga Amerikano, which is para lang sumikat ka, kailangan maging trash talker ka, kailangan maging kagaya ni Mayweather, which is pangit. Kailangan ano natin to, kailangan nating i-stop yung ganitong ano. Kasi ano to eh, crab mentality thinking to, mga brad. Crab mentality, sinisira mo yung kababayan mo. Yung respeto na dapat na ibinibigay mo doon sa nagdala ng karangalan sa bayan natin, sa bansa natin, is tinatanggal mo. Which is hindi tama. Diba? Imbis na itaas natin yung sarili nating, ano, yung sarili nating bandera, ni ayakap natin, yung sarili nating atin, pangit po yung image na pinapakita natin sa bagong henerasyon, which is yung mga image ng mga ano, 'di ba, Mayweather style, tinotolerate po natin. Nakakalungkot do sa mga kapwa ko, sa mga kapatid ko na ano, na boxing vlogger, although maliit lang tong channel ko kumpara po sa inyo, which is kayo yung tinitingala, pero respeto, nakakahiya kayo mga brad, 'di ba? Binibuild nila yung ano, new breed of Filipino boxer. Maging trash talker. Asa na yung imahe na ibinuild ng mga dati nating legend? Diba, yung mga napaka-humble. Yung ginawa ni ano, ni ng pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Problema, sa hindi po kasi nakakaalam, mga kapatid ko dyan sa baba, magkakaroon po ng laban Pilipino sa Pilipino, first time in history, parehas po na may title, which is si Pilipino The Flash Donaire, hawak niya yung titulo na WBC Bantamweight
champion at yung isa nating kababayan na binansagan nila na ano na angas ng Pinas si Cuadro Alas, which is ang hawak niya is WBO. Current bantamweight champion. May hawak po silang title. So unification po ang mangyayari dapat. Kasi ang maglalaban dapat dito si Casimiro at yung tumalo dati kay Donaire na may team. Kasi bawal sabihin yung N-words. May team, si Rigondo. Nagkaroon yata ng problema. Which is sa darating na August 14. Ngayon, ipinalit po yung kababayan po natin, si Casimiro, na magtatapat sila. Ang problema, dinadaan kasi, ginagawa ni Casimiro, dinadaan niya sa trash talk. So, ginagaya niya yung style. Ang problema dito, inilalaglag mo yung kababayan mo. Brad, mataas na yan kumpara sa'yo. Legend na yan. Ito ha, bigyan kita ng idea. Kababayan pa man kita, Casimiro. Si Mayweather ba? Legend yan ha. Legend sa legend naglaban ha. Huwag masirain yung imahe ng mga Pilipino. Be humble. Diba? So, yun, napanood ko kahapon, hindi ako mapakali, dapat last night ko pa itatopic yan. Dahil yan, shout out muna tayo. Si G-Mac, hello, tol. Hello. Watch out. Mamaya, maglapag ako ng link para makapagkwentuhan. Pwede kitang ma-invite dito. So, isishare ko lang, bigyan natin ng reaction yung naging pagtatalo, yung naging pag-uusap. Hindi ko alam bakit kinakausap pa to ni Rachel tsaka ni Donaire. Who the fuck? Sino ka? Sulsul ka eh. Dinadala mo sa mali. Ikaw yung nagdadala kay Casimiro sa pangit. Di ba? So, isishare ko lang mga tol at samahan nyo ako, reactionan natin tong pangyayari. Sa pagtatalo nila dito this video is brought to you by fightheight.com. Iyon, i-share ko lang mga tol. Wait. That's a talk mess. I'm inviting him to a live. So let's get him to a live. Naririnig ba? Let's see if he interests. What's up? Hey, what up? Video courtesy by fightheight. I'm started. Naririnig ba? Okay, sige, no, sige. Well, first and foremost, do you guys even know how much you guys are paying? Are you getting paid? Diba? No, you don't. Talk lang si Denier again. Champ. Do you know in contracts how much you guys are getting paid compared to what they're giving you? No, you don't. Agreement, champ. It's not your problem. As long as we cool. I don't give a fuck about that. I'm just telling you. I'm just telling you how much you guys are getting. You're a future Hall of Famer. No. Listen to me. I don't give a fuck about all that stuff. I know you're more. Listen. Hey, no. You guys came and disrespected me. Disrespected my wife. Did you ever talk shit about you guys from my mouth? Yeah, real talk. Pilipino yan, no? Inglesero lang, oo. Kasi American citizen yan. Pagpalagyan na natin, ambo yan. That's my wife. Did you hear from me? I respect your wife. I will not. No, you don't. You guys. Respect what? Snack on what? Snack on what? What do you want me to snack on? What? Exactly. Oh, your no. people, no. your people, no. Angel Heredia, Sean Gibbons, and all you motherfuckers been talking shit, mad shit. Have you heard from me? You ain't got no respect. The only reason I came in is gonna be Filipino versus Filipino, and I thought you guys would appreciate that we have Filipinos, regardless of what is gonna be. There's gonna be a Filipino champion, but you guys came in and win the Filipino personality, which is now granted that what you guys are saying, we're you guys are demeaning Filipinos. No. Oh, yeah, exactly. Oh, no. You're telling my wife to say Filipinas yan. Hanggang ngayon ang dinadala niya Philippine flag. Even though ang kanyang citizenship is American,
at nakabase siya sa ano sa Las Vegas, pwede niya namang gawin yun eh. Pwede niya namang bitbitin yung American flag, hindi yung bandera natin. Pero ano, mas pinili niya pa rin maging Pilipino. Parang ganito yan eh. Merong isang bilyarista, dati sikat sila Efren Bata Reyes, tsaka si Django Bustamante. Sila lang yung ano, sila lang yung nagdadala ng bandera ng Pilipinas noong mga panahon na sumisikat ang bilyar. Merong isang Pilipino na talaga naman mukhang Pilipino na dinala yung bandera ng Canada na bilyarista. Ngayon nag-champion siya. Ang dami ng utya sa kanya. Sinabi-kunento niya lang sa personal life niya yung experience niya nung bagong meron ako nabasa rito. Ang sabi ni Danny Ebarzabal, it's only a trash talk, dudes. It's a normal in the world of boxing. The only way to prove and give him a lesson and to revenge is to fight and knock him down. Yun na nga po eh. Ito yung isa sa mali na ano eh, na itinuturo po nila eh. Hindi po tayo Amerikano. Hindi po natin kinakailangan makipag-trash talkan. Pagdating doon sa ring, doon nila ilabas. Diba? Kung ano yung meron sila. Kung ano yung kakayahan, kung ano yung ano, yung kagaya ng ginagawa ni Manny Pacquiao, 'di ba? Iniiba nila yung image ng mga Pilipino, which is hindi dapat natin tinotolerate. Naiintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Pilipino is a Pilipino. We are humble enough. So tahimik lang tayo sa labas ng ring. Pero pagdating dun sa ibabaw ng ring, iba tayo, halimaw. Yun na mga Pilipino. Brad, hindi dapat natin tinotolerate. Isa na, yan yung ano mo, yan yung thinking mo. Isa ka sa nalason, Brad. Sa nalason yung kaisipan mo na dapat lang ginagawa ng mga Pilipino yan. Dapat trash talker na rin tayo. Dapat binabastos natin yung ibang lahi. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun, Brad. Tahimik lang tayo. Tahimik tayo. Bakbakin mo na. Ibato mo na ang lahat kung ano yung gusto mo ibato. Pero pagtungtong natin dito sa lona, ibang laban na to. Patunayan mo lahat ng sinasabi mo. Yun lang yun. Diba? Yun lang yun. Itinotolerate natin. Mali, mali. Mali, 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 mali yung ano, yung mga ganyang, ano. Sa Amerika. Yun lang yung kinento niya. He didn't mean to disrespect you. He is actually respecting you. You're a future Hall of Famer. And really? Nagagalak siyang makalabang ka. And kinento niya lang yung experience niya sa'yo. That's the truth, champ. Wala naman akong problema nun. I did not hear anything from that. Okay? Kung if you heard from all the Filipinos, I've helped them all. Kung sino man yung pumasok, kung sino man yung bagong na they came to me, I've helped them all. 100%. I even put money for them. Did he come to me or ask other people? Because that's not me. It's like asking somebody from Manny Pacquiao's camp and say, hey, can you give me to Manny? And what happened? They take your money. And that's not the that's the point. I did not hear it from them. Chef, I did not hear it from him. Post, kung alam mo lang, kung ilang Pilipino na binigyan ko ng pagkakataon, then what is your point, bro? Hindi, ito, meron lang akong lilinawin dito. Kasi yung mga ibang ano, medyo na-misinterpret tong words ni Donaire na to eh. He giving a chance dun sa mga kababayan natin. Yung pagtulong, although hindi na dapat binabrag. Okay, so yun, kung pagtutulong ka, huwag mo nang ipagmalaki. Pagtutulong ka, tumulong ka, huwag kang hingi ng kapalit. Pero totoo yun. Pero siya, ngayon lang siya nagsalita kasi nasaktan siya. Real talk lang tayo ron. Nasaktan siya eh. Putang ina, inaano mo na yung family ko, yung asawa ko, yung anak ko na dadamay na. Pilipino tayo. Hindi tayo ibang lahi. Diba? Dapat nga magsuportahan eh. So, may sinabi siya dyan eh na the reason why binigay niya yung laban kay Casimiro para mas umangat siya. Sa totoo lang, si Casimiro umaangat na nga ngayon eh. Nakikilala na si Casimiro ngayon. Okay, hindi lang dahil sa pangalan niya. O sarili niyang sikap, totoo. Pero at least kahit papano, nakakadagdag to si Donaire sa kasikatan o sa pag-angat sa kanya. Walang pinagkaiba yan sa mga ko, ano, sa mga vlogger to vlogger. Yung mga collaboration na tinatawag. Although meron sila mga millions of followers,
kinakailangan nila makipag-collab doon sa kapwa nila vlogger na meron ding millions of follower. Kasi bakit? Lahat ba na supporter niyan? Supporter ko rin. Magkakaiba yan. Iba yung umahanga sa'yo, iba yung umahanga sa kanya. So, tinutulungan niya rin. Mas marami ang bit-bit ni, ano, ni Donaire kumpara kay Casimiro. Di ba? I'm familiar with that, champ. Alam, na pinalo din kita ng napakatagal before, no? Mga nung kasagsagan mo. Alam ko yan. So, we respect you for that, no, Nito. As champ pala, no? Sorry. And I just want to properly address you, champ, no? I respect you. I just want to let you know na mataas talaga parang sa Angola pa rin ang aming pagtingin sa iyo, ang aming respeto sa iyo, no? The thing here is medyo nung time kasi na yon, sabi mo, 'di ba, nag-celebrate pa ng birthday si Madam Rachel na you will just wait and then until Ma'am Rachel do the parang yung pag-rebut or pagsagot. And doon lang nag-start lahat yun until lumabas na yung mga bada-bada issue or what. And sa amin yun lang siya. Ano bang problema nun sa bada? Ano bang problema nun? Wala kami problema. One, bakit, how come it took you from Tuesday to Saturday to sign the contract? Walang problema, champ. Again. But why? No. But why? Galing ng Tuesday. Nagiging Sabado. But the only reason why nagiging Sabado because sabi ko sa inyo, and the only reason it came from Tuesday to Saturday, I said, you know what? I'm done with your game plan, at least with Sean Givens. I don't know if it has something to do with Casemiro or not, but yeah. What Sean Givens has been playing, I said, you know what? I'm done with your game. You guys have a 24 hours, and yet the next day when I wake up, you mocked what I said. And I said, you know what? Fuck you. I'm done with you guys. I'm done playing. Champ. Because first and foremost, you've never said anything disrespectful that came from my mouth to Casemiro. Bro, Filipino champ, ako. Champ. Sinusuportahan ko mga Pilipino. Casemiro. Sinusuportahan ko mga champ. Pilipino. Wala akong problema. Kung sino man mananalo, okay yun sa akin. Kasi Pilipino ako. Kung sino man yung magiging champion, right. Pilipino pa rin. Yeah, totoo yan. Here's the thing. So, you pissed him off. Exactly. Hold that. So you pissed him off. You can get Casemiro. I don't care what the hell he is, and his girlfriend that wants to like talk shit. Okay. 12 yeah. weeks. Smile. Even smile. 12 weeks. Take your water. Yeah. Minok mo na tubig. I really don't care what you're drinking. Yeah. Yeah, come on. I'm listening. Good. I'm glad that you're listening. So you want to think that I can't cancel this fight? I'm sorry? You don't think that I can cancel this fight? Why cancel it? Ano pa yan? No. Amboy, ano pa yan? Sa discussion pa yan? Evade the question. Pero you baka pinahype lang nila yung ano. Pinapahype lang nila yung laban. No. If, yes if or no? I can't. No, because I saw the live. I saw the live. That you guys said. Mm-hmm. Are we going to back off? I can't cancel this fight. Why cancel it, Rachel? No. Don't ask me why. No, I'm I just, can't. Why? You know, I'm just great. Why? Because you guys have played games for days. Champ. Days. Champ. Did you not? Right. Did you not? Did you not disrespect? Did Sean did not namumutla put, si ano kasi baka ikaw magbayad my body on a steroid type. Did Sean not lie about he's not lying where oh he didn't he didn't okay so okay all right so he was supported our statement. Wait time out rewind. So on the 23rd Sean had a screenshot on his Twitter that he now deleted that he was bought that Casemiro was bought 24/7. Yes or no? Na video yung kanilang pagkukutya. Saglit lang po. Papakita ko lang. Sa kaliwat kanang patot sa da. Saglit. Casemiro. Apoa rin Donaire. Hindi ko siya papansin. Secret. Tingnan. Okay lang yung trash talk niya. No? Kasi mayro. Hindi ko siya papansin. Ano, huwag naman below the belt. Secret muna. Secret. Ano talaga guys.
Turuan natin yan ang leksyon kasi ngayon, maglalaban kami. Turuan ko yan ang leksyon. Pareho kami ng ano guys eh. Pareho kami ng ano. Dati mas mabilis lang siya talaga. Tapos ngayon, wala na. Yung lakas, experience na lang sa kanya. Pero, nahihirapan din natin yan. Kasi may lakas din tayo eh. Tunayre, bilang ng araw. Yeah. Tingnan mo kung paano manulisulbaho yan sa little boys. Lahat sila, napapagsak ko. Shout out kay Dunayre, isusunod kita. Alam mo na yan, kaya takot ka na. Alam mo, kasi sa isip mo, mas gugustuhin mo pa matalo kay Inoue kaysa akin. Kasi mapapahiya ka. Yun. Gusto nilang lang masigurado kasi baka mapugnado pa yung rematch nila eh. Didi man ka. Isirahin ko mukha mo. Tignan mo yung kamay ko. Diba? Yan, style ni ano yan. Style ni Casemiro yan. So, wala na tayong magagawa dyan. Pero yung isa na wala naman. Magbababa ako ng link. Pwede kayong umakyat. Si ano, si Tol. G-Mac, hello, hello. Nandiyan ka pa ba watching? Hello, hello. Shoutout sa'yo. Pwede kang umakyat. Yan, para at least makapagkwentuhan o makausap ko man lang kayo. Pero saglit lang naman po ako. Inano ko lang, ishinare ko lamang po yung aking sariling thoughts and opinion about this guy. Na hindi ako pabor dun sa mga pinopromote or kinakalat po nila. Which is pangit. Pangit sa image ng mga Pilipino. Yung ibang lahi, tuwan-tuwa, sa totoo lang. Kasi na, kaya nga tamo, biruin mo, napopromote na ng, ano, ng fight hype. Diba? Natutuwa sila kasi nai-a-adapt. Just pangit. Pero naniniwala naman ako at the end of the day, pagkatapos ng laban na yan, magbabati yung mga yan. Magyayakapan yung mga yan. Kumbaga, sportsman. Kumbaga, yan yung tinatawag talaga na ano na sweet science. Diba? Magbabakbakan kayo, mag-aano kayo, bubugbugan kayo sa ibabaw ng ring at the end of the day, kayo pa rin sa huli. Kayo pa rin na magiging magkaibigan. Pero pangit yung image. Meron siguro mga Pilipino. Although siguro nag-iisa lang si ano si ang angas ng Pinas. Nag-iisa lang si Casemiro. Sana ikaw na lang, huwag na masundan. 'Di ba? Ikaw na lang. Kung kaya mo naman dalhin eh, napapatunayan mo naman you walk the talk. Ilang beses na, 'di ba? Pero ito lang masasabi ko sa iyo, pag minsan kang madapa, minsan kang bumagsak, utang ina mahirapan ka makabalik niyan, Brad. Mahirapan ka makaangat niyan. Tanda mo 'yan. Kailangan lagi kang may pakpak o kaya lagi kang may tali na nakaangkla, nakaano sa iyo, nabitbit ka. Hindi ka kagaya ni Mayweather. Si Mayweather eh, may pera na 'yan eh. Si Mayweather kahit ano sabihin niyan, pera. Mag-trash talk yan, magmura yan, pera. Kasi talaga namang inaabangan siya. Inaabangan siya matalo. That's the reason why kung bakit mataas yung view niya. Kasi marami nag-aabang na matalo siya. So kung ganun yung ginagawa mo, so be it. Be the first Filipino na ano na trash talker. Sige. Lodi ko yan si Donaire, sabi ni Tol AC. Lodi ko yan si Donaire, di takot lahat ng malalakas. Hindi, totoo yun. Sabi nga ni Donaire, this is the first time hindi siya natatakot na banggain. Lahat, kahit sino. Pero this is the first time na pinagbigyan niya yung kapwa Pilipino natin. Na bigyan ng pangalan, which is magiging mataas yung payday, magiging mataas yung bayad kay Casemiro for the first time sa pakikipaglaban niya kay Donaire. Kaso medyo pangit yung image. And then sana dun sa mag-asawa, dun kay Donaire, tsaka kay Rachel. So, hindi naman maging rason dahil lang dito sa mga binabato sa inyo, eh, mapipikong kayo, tapos aatras kayo, ititigil niyo yung laban. Huwag naman. Alam naman namin na kaya niyong bayaran, kaya niyong mag-abono, kaya niyong magbayad sa penalty na pwedeng mangyari sa inyo. O kaya, bawian kayo ng belt, I don't know. Kung ano yung penalty na ipapataw sa inyo, which is tanggap nyo. Pero, wag naman.
which is this coming August 14, yung nalalapit na laban sana po ng dalawa. Yeah, Nayesper, salamat, Maaleha. Yun. Hello, hello, mega love shout out. So yun, kung walang akit, hindi na po ako magtatagal at hindi ko rin po planong pahabain kasi marami pa po tayong kapatid na mag-LS din. Maraming salamat po sa suporta po ninyo. Yan, maraming maraming salamat sa suporta niyo mga kapatid. Unahin ko po uli, Chik Chikwada, Ma'am Tiger, Mami Tiger, Ami, Mami Ella. Yan, Ate Jackie ng Sabel Francisco, and also from Japan, our supporter, Lin Passion. Yan, Lin Passion TV, hello, mega love, shoutout sa'yo. BNB ano, Printing, yan, mega love, shoutout. Sino pa ba? Si kapatid na ninyo, Anahaw. Yan, Amboy Wally, until now, watching. Yan, Maaloha, Asinario. Nanay Esper, maraming salamat po sa pagpasyal. Kasang kaya, Albert Tol, maraming salamat sa'yo. Deming Ming KSA, mega love shout out. Hello, thank you so much. Tsaka si Inday G. Yan. Siyempre si Tol AC Ferdinand Tan, maraming salamat po sa pagdaan. And then si Tol GMAC TV, supportahan po natin si Tol GMAC TV. Tol, maglapag ka ng channel mo. Ibalik mo yung channel mo na wala. Sayang, nasa 5,000 subscriber ka na. Pero I don't know bakit nasunog. Sayang naman yung channel mo, Tol. Sinusuportahan ko yan ever since. Si Makapagals Vlog, yan. Tsaka si Kambal, si Martina. Hello, hello. Salamat, salamat. Yan, si Mami Trigger, hello, hello. Mega love, shoutout po. So, yeah, NDG, hello, hello. Mayana Tolares, vaccine fanatic din ako. Nakauwi na ako, magandang issue yan. So Tol, hindi ako ganun katagal talaga magbabad sa LS pag solo ko lang. Yan. Hindi ako, siguro 1 hour is enough. Pero sa ngayon, 30 minutes lang nga or 20 minutes lang yung aking plano na mag-LS. Gusto ko lang i-broadcast. So mamaya makikita to ng iba kong mga supporter. Hindi sila sanay dito sa akin na nagla-live. So this is the second time na nag-live ako dito sa channel ko. So mamaya pa nila to mapapanood pag nag-notify sa kanila yung aking mga subscribers dito. Madalas kasi tayo diyan sa aking channel, sa Resbacher, tsaka sa channel mo Tol, yan. Yan madalas tayo. So this is the first time. Pero I will try na mag-live. I will try na every day, siguro 20 minutes para magbigay ng ng mga topics dito sa boxing . And then hopefully someday we will discuss naman dito yung mga events, mga kaganapan. Sabi ni Elma June Galdosa, dapat laban talaga ni Idol Donaire, ang hari ng Hambog na si Casimiro. At pag matalo si Casimiro, sigurado mapapahiya talaga siya kasi ang dami niyang trash talk kay Donaire. Yun na nga eh. Yun na nga po yun. Yung trash talk niya doon sa mga last na nakalaban niya, minimal pa lang yun. Slight pa lamang po yun. Hindi pa ganun kalala yun. Pero yung trash talk na binibigay niya dito sa kababayan natin, puta, below the belt na yun. Hindi na ano yun, hindi na akma, hindi na tugma yun. Tawalay siya yung hagda, nagbaba ako. Yan. Doon sa aking mga supporters dito po sa DB Boxing, dito sa 37,000 subscribers po natin. So, na mapapanood nyo later on, itong aking live reaction. Ito po si AC, yung kapatid ko. Yan, sigaw, lihiti mo po yan. Ano, ang ganda ng tapos mo po ng tempo lang talaga, nasa tutuban ako kanina. Gusto ko talaga umakyat kasi talagang... Inabot mo ba? Ako ng mga yan, eh. Ngayon lang, yung pagka-message ko sa iyo ko lang inabot. Sabi ko nga, Nairay, walang inuurungan yan. Lahat nga hinarap yan eh. Diba? Yes. Para sa akin ha, hindi ko naabutan kung anong simula ng topic. Nasa dulo na siya, malapit na siya sa dumating sa dulo ng karir niya. So siyempre, kung papipiliin nga naman Tol, mas gugustuhin niya ng labanan para mas makuha, mas masungkit. Yung, alam mo na, dalawang division, masikat si ano ngayon, masikat si Inoue ngayon. Si Inoue.
mas sikat si Inouye ngayon kaysa kay Casemiro. 'Di ba? Pwede naman niya ano, maniniguro na lang si Donaire na yung bago man lang siya makapag-iwan siya ng marka. Alam mo yung ma-unified niya. Yeah. Tsaka tol, ganito yan eh. Meron siyang unfinished business kasi dun sa World Boxing Series nung 2019 para dun sa unification belt. Naglaban kasi yan si Casemiro tsaka si Donaire. 2018, I don't know, September, October, or November. 2019. So, unification, natalo si Donaire kay Inoue. Okay, napabagsak siya, pero at least natapos niya ng decision. At na hindi, yun siya lang nakapagpahirap kay Inoue ng ganun. Yeah. Napanood ko yung tali. Siya lang ang magpahirap ng basag yung orbital bone ni orbital bone ba nga? Hindi, dito banda yun. Dito banda sa bisngi. Parang yung kay Margarito na ginawa ni Pacquiao. So, siya yung nakapagbasag. Si Donaire yung nakapagpabasag po doon. At mayroong phobia si Inoue sa kanya. Ngayon, maganda naman yung pasok ng kababayan natin, yung angas ng Pinas. Sa kaalaman po ng lahat, ang bansag talaga kay Casemiro is Cuadro Alas. Cuadro Alas Casemiro. Ngayon, ito pong mga tropa natin dito sa boxing content creator of the Philippines, mga boxing vlogger, muntik na tayo mapasama dyan tol eh. Na-invite tayo dyan ng mga tropa natin, sila Joey Boy, sila Badong, Aratli, sila Sir Buds. Yan, makakasama ko yan, makakaprend ko rin po yan. So ngayon, ang nagbansag dito kay Alas, na angas ng Pinas, madalas kong naririnig yan kay Buds Aratris, kay Badong Aratris, boxing content creator din po yan. So meron siyang 97,000 subscriber sa boxing at meron siyang 124,000 subscriber sa politics. Isa po sa idol natin yan, lagi ko nakakausap yan. Nakausap na namin ni Sir David yan on private, na dapat magkakaroon kami ng collaboration. At plano namin tulungan yung mga yung mga kababayan natin boxer. Kasi sa ngayon, sa panahon ng pandemic tol, nandito sa Manila yung iba nagte-training. So ngayon, nagsara lahat. Pati yung kanilang company. Kahit sila apektado ng pandemic, yung no? Yung production, yung nag-aano sa kanila, sumusuporta sa kanila. Yung Ala Promotion, nagsara. Isa sa malaking promotion ng boxing dito sa Pilipinas, nagsara po sa panahon ng pandemic. Nakataya po yan sa ABS-CBN pa. So ano, nagsara ang ABS-CBN, so sila, wala na silang pan-sustain dun sa mga nila, sa mga fighter nila. Ang mga fighter niyan, sila Nietes. Sila Aha, sila Nietes, sila Pagara. So ngayon, nagkulasan na sila. Sabi ko, Sir David, saluhin natin kasi kawawa naman, kababayan natin yung mga yan. So ngayon, doon ako pinaka nang inayangan kay Nietes eh. Napakagaling. Talagang underrated lang siya. Underrated ba tawag ron yung hindi napapansin o hindi na napunta sa magandang promotion? Pero putang ina, pandiinan ng Pilipinas yan. Idol guys, ito iniipit eh. Ito, nabitawan ni Nietes yung kanyang titulo. Ang haba, longest reigning champion. Di ba siya yung, Pilipinas. Tatlong taon na higit hinawakan, di ba? Oo, tapos iniipit. Hindi ko alam, gusto ko nga siya ma-interview. Dapat may nakasit kami ng interview dyan. Kasama ko si The Champ, Rolando Buhol, kay Nietes. Medyo wala lang kasi akong time. Mas pinipili ko kasi supportahan kayo, tol, eh. Sa LSU, eh. Sir, pero mas maganda dyan, tol. Oh. So, kung nandiyan ka, tol, ako sasama sa'yo lagi. Tol, kahit sa mga foreigner, sa mga foreign na boxing, talaga nakasubay ba? Kala Fury, kila Wilder, lahat, halos lahat kilala ko lahat yan. Alam ko yung, hindi ko naman totally pinututukan. Pero lahat yan, tol, pinanonood ko, kaila Lumachenko, alam ko lahat nangyayari dyan. Talagang panatik talaga ako yan. Yeah. Si Lumachenko, kapapanalo lang last Saturday. Sunday sa atin. Sa Hapon, yung matangkad, yung nagpahirap kay Lopez. Kasi, tinalo siya ni Lopez eh. Ngayon, wala siyang bawi. Ayaw siya pagbigyan ni Lopez ngayon ng rematch. Di ba? Kasi nag-iinerte siya noong mga panahon niya. Ang dami niyang inerte. So ngayon, ang magaganda magtapat dito, sila Lopez, sila Davis, pati sila Ryan Garcia. Si Davis, yung Ryan Garcia, inahamon pa nga si si Pambansa Kamao eh. Si Pacquiao. Puno, paglalaruan lang siya ng Pacquiao.
Masyado siya nag-assume na, akala niya. Lahat sila naghangad, pero ang pinagbigyan ni Pacquiao si Errol Spence. Tingnan mo, eh, kinatatakutan nila Boogeyman, Boogeyman ng ano ng welterweight division, kinatatakutan nila si Errol Spence saka si Terence Crawford. Pero pinagbigyan. Yeah. Si Pacquiao kasi binawian daw siya ng belt kasi tinalo niya si Thurman, WBA super champ. Binawian siya ng belt, ibinigay kay Ugas. Oo, binigay kay Ugas. So ngayon, pero, di ba sinama na yung WBA ngayon sa paglalaban binalik sa kanya, binalik sa kanya. Kasi lalaban siya. Ngayon, pera-pera. Pera-pera yung labanan yan, dyan. Eh. Iaangat. Kasi ganito yan eh. Bit-bit mo yung pangalan ng WBC, bit-bit mo yung pangalan ng WBA. Ngayon, ikaw yung champion. Si Pacquiao tsaka si Mayweather, tanggalin mo na yung belt sa kanila. Pangalan pa lang nila, dinadala na nila. Pera na. Wala pangalan na pa lang nila, pera yes. na. Wala na yung title. Hindi naman nag-react si Pacquiao sa belt eh. Sino ba nag-abol? WBA din. Kasi malaking porsyento makukuha nila. Oh. Diba? May porsyento sila ron eh. May bayad sila ron. May bayad oo, sila. Babayaran, may cut sila ron. Babayaran sila ni Pacquiao, babayaran sila ng promotion, babayaran sila ng endorsement. Bit-bit alam yung pangalan nila. Alam ko itong porsyento talaga. Kaya pag si Ugas ang lumaban, malita porsyento lang ang ibibigay sa kanila ni Ugas. Kasi hindi naman kilala yung ano, sino lang ba manonood kay Ugas pag lumaban si Ugas. Wala. Diba? Walang pay-per-view. Walang kita ron. Ganun nga na si Errol Spence eh. Noong una, hinahamon niya si Pacquiao. Kung tutusin ang Pacquiao, kahit walang belt yan, kahit ang Mayweather, walang belt yan, pera yan. Instant kasigatan ka dyan. Manalo, yes. Matalo ka dyan, putok ka dyan. Boundary ka na dyan. Oh, pangalan pa lang nila, ano na, yung titulo na eh, yung pangalan pa lang nila eh. Oo, oh, so, 43 years old, dahil sumasabay pa sa presyon kay Canelo. Pero yeah, ngayon na si Canelo na pinakahayos ngayon eh. Yes, sa ginawa ni Mayweather ngayon, nakakahihiyan, ang nilabanan niya tol, vlogger, YouTube vlogger. Vlogger? Yeah. Oo, si Logan Paul. Logan alam mo Paul. Si Mayweather parang kulaong eh, napakatalino. Napakagula. Real talk, di ba? Parang yeah, kulaong ang galawan. Para po sa kaalaman nyo, yung kulaong po, si Francis Leo Marcos, si FLM, yung namigay ng bigas. Yeah, namigay ng bigas na sinasabihan niya si Manny Pacquiao may utang sa kanya na 1.7 billion. Mm. Di ba? So, yun. And then, pero ako Donaire ano 50-50 rin ako diyan ha. Donaire Casimiro ha. Pero mas idol ko pa rin ang Donaire kasi Casimiro. Casimiro, malakas si Casimiro. Tsaka ano na 'yan? Yung given na 'yan, mas bata, tas mas agresibo. Pero makikita natin 'yan, yung experience, yung pagiging legend. Kasi dito sa atin, yung mga Pilipino kasi, yung kay Bantol sa mga Amerikanong boxer, pag tumanda ka, humihina na yung resistensya mo, wala ka na. Kasi sa kanila, habang tumatanda ka, habang sikat ka, habang nagkakapera ka, kasabay mo rito yung bisyo eh. Nandiyan na yung alak, yung droga, yung babae. Yun yung kanila, yun yung nangyari kila Mike Tyson. Yun yung nangyari sa mga Pacquiao. Ano. Malaga sila sa malaga. Katawan. Although, kasi hindi tatagal ng ganyan ang edad mo na ganun ka pa rin kalakas kung hindi ka maalaga. Although talagang humina na rin naman talaga. Hindi na tulad nung dati. Pero siyempre, iba pa rin yung lakas. Kalimitan ng mga boxer, 35, 33, wala na eh. Diba? Yes, oo. Oh. Parang end of career na talaga nila. Retirement talaga nila pag umabot talaga ng 30 to 33. Pero tayo mga Pinoy, hindi. Tayo hindi. Tama, sila Nietes. Silang taon na yan sila Nietes, oh. Oh, tanda. 37 na rin yata si Nietes. Oo. Oh, May edad na yan. Pero kaya pa rin. Tingin ko masyado lang din nilang alaga yung katawan nila, tol. Pag ikaw talaga eh, ano ka, clean living ka, alagang-alaga mo yung katawan mo, si Pacquiao wala naman din. Dahil ang laki na rin ang pinagbago ni Pacquiao, di ba? Talagang inamin niya rin yung mga bisyo niya noon. Pambababae, sugal, binitawan niya na lahat. Lahat talaga focus niya sa Senado. Yes, pero tignan mo, walang nagbago. Ewan ko lang ngayon ha, dalawang taon. Dati kasi dalawang taon nagpahinga yan eh. Pero ngayon, ewan natin kung anong magiging galaw ng pambansang kamao natin. Dalawang taong siya nagpahinga, tas umidad pa siya ng mag-43 na sa December yan. 17, tama, idol ko yan. Diba? Tignan natin kung anong magiging galaw niya. Ang concern na lang naman natin kay Pacquiao, pre, yung ano eh, yung lakas nandun pa rin eh. Ang concern na lang natin sa kanya, yung tagal niya na lang, kung katagal pa ba talaga siya, hanggang 12 rounds. Kasi syempre, paulanan na ng suntok ang trabaho ni Pacquiao eh. Talagang kung tutusin, ubos hininga talaga pag si Pacquiao ang gumalaw. Kung hindi malakas ang resistensya mo, hindi mo kayang gawin yung ginagawa ni Pacquiao, sobrang likot sa ring.
Tapos magpapaulan ng suntok. Akala mo bumabato lang ng walang hindi tumitingin. Meron pa nga yan mga no-look eh, di ba? Nakita mo yung mga no-look shot ni Pacquiao. Yung pag ano, no? Pero sure ball. Pero sure ball. Hindi chamba kasi paulit-ulit niyang ginagawa. Kaya nga, kaya. Di ba? Oo. Pero ang ano ko dito, tol, etong ano, etong mga kalaban niyang to, yung ang ilalaban niya lang talaga rito, ang ipapanalo niya dito, yung speed niya talaga eh. Ang ano ko dito, parang kay Margarito, kasi si Errol Spence, ano na to eh, papunta na to ng middleweight eh. Papunta na to ng middleweight, target niya na nga sila ano eh, sila Alvarez na nga ang tinatarget niya eh. Ang huling laban niya, si Pacquiao, tsaka si Errol Spence. Plano niyang maging unify yung belt. Plano niya maging undisputed dito sa welterweight. Ngayon, pag nakuha niya na lahat ng belt, eh, puputulin yan. Puputulin ni Pacquiao yan. Kasi, walang pinagkaiba yan. Tol, nilabanan ni Pacquiao nasa kasagsagan na malakas pa sa middleweight si De La Hoya noong time na yon. Si, ano, si Cotto. Puta, ang dami natakot kay Cotto ng mga panahon na yun. Dahil talagang halimaw si talaga si Cotto. Si Mayweather, kinatakutan si Cotto. Ang tanging pumalag lang si Cotto, kay Cotto noon ay si Margarito. Sinabi nga dinaya pa raw ni Margarito eh. Yun daw yung ano eh, yung merong plaster. Kaya ay, Margarito, ay, takot siya kay Margarito. Oo. Totoo. Kasi ano, si Mayweather. Si Margarito. Pero yung mga panahon na yan, nakasagsaga na may lakas pa yung mga yan na hinaharap ni Manny Pacquiao. So ngayon, kung pagbabasihan natin na ngayon, haharapin ni Manny Pacquiao si Errol Spence Jr. na sinasabi nila. Sabi ng mga ano, pero tayo mga Pilipino, alam na natin yan. May issue nga dyan, diba? Nakasparing ni Mayweather yan, na napabagsak si Mayweather ni Errol Spence. Alam mo Errol Spence, totoo yan. Kasi, ano yan, ang makakalaban ni Mayweather noon, si ano pa, si Manny Pacquiao pa. Kasi parehas sa output si ano eh, si Manny Pacquiao tsaka si Errol Spence. Errol Spence. Oo. So kinuha niya na sparring mate si ano si Errol Spence. At doon nagtaka si ano si Mayweather. Puta, malakas pala 'to si Errol Spence. Malakas pala 'tong batang 'to. De siguro nagpabaya siya, pero kung tutusin, kahit nung panahon ni Pacquiao, di pa rin uubra si Errol Spence kay Mayweather. Siguro nagpabaya lang siya, hindi niya na-expect na ganun yung darating sa kanya na Errol Spence kasi putang ina Mayweather ka eh. Tas Errol, that time Errol Spence wala pa. Although kilala na, pero hindi pa putok na putok ang Errol Spence noong 2015, ng laban nila ni Pacquiao. Diba? Siyempre, siguro, hindi niya inisip na ganun siya paghahandang kahit sparring lang ni ano ni Errol Spence. Eh, ikaw naman, kung ako naman Errol Spence, talaga ibibigay ko talaga best ko. Tanga na, kahit sparring lang to, Mayweather yan. Number one pa rin yan. Aminin man natin o hindi, mas kilala pa rin o mas sikat pa rin si Mayweather that time kay Manny Pacquiao. Sa idol natin. Kasi nga, 15-0, pinakamalaking bayad. Diba? Pero kung sa, ano, sa record lang, sa ginawa, mas mabigat ang ginawa ng pambansa kamao natin. Talagang lumalabang harapan eh. Tsaka walang inuurungan, hindi pa bebe sa mga kalaban eh. Malakas ka, sikat ka, tara, game. Si Mayweather, hinihintay niya muna ma-decline yung tao, yung karir ng tao bago niya labanan eh. Diba? Kaya nga. Tsaka, ang tanging ticket na lang ni Pacquiao para at least ma-recognize na greatest of all time, yung kay, ano lang eh, kay Mayweather na lang talaga eh. Mayweather. Kung tinalo na si Mayweather, wala nang tatapat. Lahat ng record will make niya eh. Pag na-unify di Pacquiao yan, kalukuhan hindi lumabas ang Mayweather. Para si Mayweather, pera-pera lang. Sabi nga ni Mayweather, putang ina, pera lang. Basta maganda pera, putang ina. Kung sasahod uli ng 300 milyon ang Mayweather, $300 million, ay posible hindi lumabas yan. Kasi ngayon, kaya niya hindi niya pa nilalabanan si Pacquiao. Siyempre, alam niya na maraming na-disappoint nung laban nila. Siya rin naman may kasalanan kung ba't na-disappoint siya. Si Pacquiao, sugod eh. Ikaw, takbo ka ng takbo eh. Diba? Saka hindi niya rin talaga kaya makipagsabayan. Yung mga ginagawa niya sa boxer ngayon, kailano? Yung sa kaila Paul Logan ba yun? Yung nakalaban niya? Tsaka kaila ano? Logan Paul, tsaka si... Sino ba to? Yung MMA fighter na sigat? McGregor. Yung sumusugod lang. Putang na, kaya niya bang gawin kay Pacquiao yun? Di ba ang ginagawa lang ni Mayweather doon, pre? Naka-todo defensa siya, nakataas lang yung kamay, nakaganon lang yung dalawang kamay niya. Tapos inihintay niya makapasok sa loob, tsaka siya bibira. Hindi katulad nung pag kay Pacquiao ang kalaban niya, putang todo ilag talaga siya eh. Ready niya lang sa ano, yung kahit sa boxer na lang, kahit na yung medyo mas mababa na, yung tinalo ni Pacquiao si Thurman,
Kahit doon lang oh, gawin, hindi gawin niya gawin ni Mayweather, di ubra. Di ubra yung gano'n niya. Kasi alam niya namang pre, kaya niyang iba pa rin kasi ang talagang boksingero. Alam niyang tumantya ng suntok eh. Tsaka talaga matibay ang panga ni Mayweather, putangin na yan. Kasi si Sub-Judo lang nakapagpaano dyan eh. Nakapagpaluhod dyan eh. Di ba? Oh, si ano, Sub-Judo. Sub-Judo. Si Sub-Judo lang nakapagpaluhod dyan sa gago na yan. Sabi ko nga sa'yo, kahit noon pa tol, hindi lang ano, mahigit sandigada na akong panatik dyan. Lagi kong pinanonood dyan, subaybay ako dyan. Mapa welterweight, mapa middleweight, mapa kahit kila Canelo, kahit heavyweight. Puta, pares pala tayo. Hindi aabot, hindi papatulan ni Canelo yan kundi siya akit sa ano. Imposible naman bumaba ang Canelo sa 160 pounds tol. Kaya kalokohan ito, hanggang ngayon, tama si Canelo, onti na lang pwede na tumungtong sa junior heavyweight eh. Lumaban eh, di ba? Pero hinahangad pa rin nila si Manny Pacquiao. Pag ano mo, ang bantamweight lang ang hindi naghahangad kay Manny Pacquiao kasi durog sila kay Manny Pacquiao. Para kang ano yan eh, Manny Pacquiao tapos hahamunin mo yung heavyweight. Hamunin kasi, mo sila Wilder o sila Tyson. Pag bantamweight ka, hinaman mo si Manny Pacquiao. Ganun yung sistema eh. Pero, tignan mo, ultimong middleweight pababa, tapos yung ano, hinahangad ang Pacquiao. Yung sumunod na division, kagaya nila Davis, nila Ryan Garcia, lahat yan, hangad, Manny Pacquiao pa rin, Lomachenko. Manny Pacquiao pa rin ang ano nila. Hindi, Lomachenko wala. Duwag yan, tol. Masyado siyang maraming dahilan. Gustong-gusto ko nga rin mangyari yan kasi halos pareha sila ng style eh. Sabi niya nung nakaraan, three years ago yata yun, sinabi niya, ayoko labanan si Pacquiao, baka mamaya pag natalo ko yan, sabihin niyo matanda na, parang ganun, di ba? Visit ako dyan sa yabang niya na Lomachenko. Tangina ka. Turman nga eh. Ikaw itapat kay Turman kahit gano'ng kakabilis. Maisahan ka lang ni Turman, babagsak ka. Sa nipis mong yan. Totoo. Eh anong ginawa ni Manny Pacquiao kay Turman? Hindi man na TKO, pero na knockdown niya. Ibig sabihin, pag ikaw, kung yung ganong kabigat na tao, kung tutuusin, pang super welterweight na nga timbang ni Turman eh. Diba? Pero napabagsak lang na Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Hindi, gusto ko nga matuloy yung laban na yan eh. Nga lang, wala, hindi, takot talaga si Lomachenko kay Pacquiao eh. Halos lahat nagahangad, featherweight, Davis, featherweight pa lang si Davis, si Tank. Gusto niya na makalaban si Pacquiao, nga lang. Wala naman din pera sa kanya kung papatuloy siya ni Pacquiao. Diba? Ngayon to, Lapero, nabalitaan mo, kasi ang laban ni Pacquiao sa August 21 kay Errol Spence. Pero nung kahapon lang, kapapasok ng balita kasi, kinakasuhan si Manny Pacquiao ng manager ni McGregor kasi tinabla niya eh. Pumirma uli siya ng kontrata dito sa PBC which is tapos na yung kontrata niya kaya nga siya lumipat dito sa manager ni McGregor. Kasi kung mananalo dapat si McGregor kay Poirier yung nakalaban niya, sila dapat maglalaban. Dapat nga itong May eh. March o May itong taon na to or April which is hindi natuloy kasi natalo si McGregor, bagsak siya. Eh puta, anong gagawin ni Pacquiao? Papatulan niya pa ba yan? Wala na siyang ano dyan. Wala na siyang mahihita dyan eh. Ang balita ko, pwede lang siya lumaban ng PBC kung si Mayweather nasa kontrata daw Mayweather, nila. Mayweather, sa kontrata nila. Kung si Mayweather ang makakalaban. Kasi lagi ako nagbabasa eh. Boxing scene. Lagi talaga sa YouTube. Sabi ko nga sa'yo, mas lamang ang panonood ko sa YouTube kesa manood sa mga Kulaong Nation. Although nanonood rin ako para may content ako. Pero pagdating sa boxing, puta siguro 80%. Kasi mas may sense manood ng boxing kaysa sa kanila. Yes, totoo yan. Ganyan, kaya nga sabi ko siya, sana tuloy-tuloy mo yan. Yung mga sila Boy Bakal, yung mga ano. Manapanood ko yan, nakasubscribe din ako dyan sa mga yan eh. Oo, sabi ko nga siya, hindi lang natin napagkukwentuhan. Kahit tignan mo rito sa channel ko kung sino yung mga, mas marami akong sinubscribe na boxing vlogger kaysa sa sa mga loko-loko rin sa kabila. Sa Kulaong Nation, no? Oo, kung pwede nga lang din talaga mag-ship na ako. Nga lang, ang hirap din pasukin eh. Ang hirap magpasika dyan. Mag-double parang live. Pag halimbawa, ito yung laban ni Pacquiao o ano. O kaya pag may mga interviewin din ako, sasama kita. Oo, sama ako. Mga boxing star, yan. Gusto ko rin talaga yan, tol. Gusto ko rin pasukin yan, kung tutusin.
Gusto ko mag-upload-upload ng mga ganyan. Nakakatawa nga dyan. 3 minutes upload. Nakita mo yung mga views. Di bumababa ng 20 mil. Yung iba, 400. Oo. Oh, nakakatawa. Pero talaga hindi naman ako abul sa views, ha. Talagang boxing fanatic talaga ako. Sabi ko nga sa'yo, halos lahat yung kilala ko. Lahat ng mga sikat kilala ko, lahat yung sinusubaybay ako. Araw-araw nagbabasa ako. Araw-araw nanonood ako ng sa YouTube ng mga yan. Kaya sabi ko nga, okay din pala. Sabi ko, kung pwede lang talagang mag-ship agad eh. Nga lang, syempre, hirap din. Dami na, siksikan sila dyan, ha. Siksikan dyan sa boxing. Buti nga tol, nakauna ka na nga dyan eh. Biro mo, nakakaingit yung subscriber. Oh, hindi kasi ito, hindi ito, itong mga kasabayan ko dito, sila, ayun nga, nasabi mo sila Boy Bakal. Dati makakapantay ko pa yung mga yan, tsaka sila, ano. So, simula nga lumitaw si Kulaong, hindi na ako nagano dito, 4 months, o ano, hanggang sa 1 year, hindi ko na dinedma ko yung, ano, yung channel. Pero ngayon, bubuhayin natin, tol. Yan, yung isasama na mabalik mo. Kasi mas may sense talaga to kaysa yung sa kabila. Matapos lang talaga yung laban natin doon sa kabila. Ang sarap mag-focus sa ganito, yung talagang may mga sense pag-usapan. Yes. Lalo na, 'di ba? Merong ang mga Pilipinong vlogger halos lahat ng content niyan, 50 to 60% Pacquiao. Eh paalis na ang pambansang kamao natin. 'Di ba? May sabi-sabi nga na baka last fight niya na raw 'to. Sabi, kasi tatakbo yata. Tatakbo. Ay, nang kakaiba na 'yun pag lumaban pa siya. Oh, diba? Kalokohan naman yung presidente ka ng Pilipinas, makikipag-boxing ka. Pero mas maganda dyan, may laban pa yan. Kung magbabay siya, tapos Sara, diba? Tapos siya, ewan ko kung si Yorme. Pag si Yorme, magkakabanggaan sila. Pag nagbay siya, nagbay si Yorme. Si Yorme, pwede yan. Hindi na rin yata, wala na, hindi na nag-ingay si Yorme. Parang, mas maganda naman talaga, tapusin muna ni Yorme yung ano niya rito, tawag rito, termino niya sa Maynila. Kasi termino niya. Siya lang nakagawa ng ganun sa Maynila. Kulang pa hindi pa ganun kaayos, kailangan ayusin pa ng ayusin ni Yorme. After ng termino niya, kahit presidente, tingin ko kayang-kaya ni Yorme. Pero sa ngayon, di ba, ito muna sariling bakod. Kasi talagang kailangan pa siya ng Maynila. As in, kailangan. Pero sana ito, so, nakakasama mo pala dati yung mga sikat na vlogger na pinanonood ko ngayon. Idol ko talaga yan. Ang sarap nga minsan makipag-debate pagdating dyan sa mga ganyang boxing. Lalo na kung sa mga kababayan. Kasi sila hindi sa pag-ano, real talk, maano kasi sila sa script or sa ano, based on dun sa research na ano nila. Pero yung on the spot, yung real talkan, yung ano, yung impromptu, masarap kausap dyan si Bad Aratris, kasi marami ring alam, maraming opinion yan. Masarap ka debate yan si Bad. Tsaka si Paukas. Paukas, yan. Sikat din yan, si Paukas. Putok din yan, pinanonood ko rin yan. So, yun, tol. Manonood na lang tayo. Yeah. So, yun, naka-isang oras din tayo at maraming salamat. Salamat sa pag-alabog kita. Natuwa kasi. Natuwa talaga ako, tol, kaya talagang pinilit kong umakyat kasi talagang boxing fanatic ako. Kahit alam kong patapos ka na, hindi, akit ako. Uulitin kita. Sige, pag ano, may mga discussion, sige, invite kita. Pag hindi ka rin busy. Pag hindi ka busy. Ang sarap din kasi makinig ng debate ng ganyan. Balitaktakan tayo. Tsaka sa mga supporter ko, ito po, inuulit ko, si AC Sigaw, Lihiti mo. Supportahan po natin yan. Napapakinggan ko yung mga rap nung mga boxing content creator, yung mga nag-ano sa kanila. Pero ito yung the best talaga na patugtugin mo yung kalang hindi pa sila Bakal eh. Hindi pa sila Bakal yung kasama ko. May kanta kami kay Manny Pacquiao. Medyo matagal na eh. Pero siguro kung gagawa namin ngayon si... Alam, bawal kami gumawa dahil nga nakin Mayor Sara kami. Kung gagawa namin ang kanta yan, napakaganda na ilalabas. Pero sa ngayon, bawal kami gumawa. Kasi naka-ano na po kami kay Mayor Sara Duterte. Kami gumawa ng kanta ni Mayor Sara. Pero nagawan po namin siya ng kanta. Isend ko sa'yo, hindi pa ganun kapulido yung gawa namin kanta that time. Siguro mga 2015 or 2014 namin ginawa tong kanta to. Pasa ko sa'yo, tol, minsan... Pakinggan mo lang, pero wag mong play, ha? Nakakaya. Hindi perfect yung pagkakasama namin. Tol. Sige. Ano natin yan. Tsaka pag nagkaroon ng chance,
kasi nagkaroon lang ng pandemic, dapat yung schedule na makakamit or maka-interview natin si Pambansang Kamao. So hopefully maiano natin, ma-introduce, 'di ba? Natin, may promote. 'Yun, 'yun. At maraming salamat uli sa inyo diyan sa still na nakaya ano sa atin, naka-support mga kapatid. Suportahan niyo po ito, ano ba binebenta ni Nagributo Service? Kamatayan mo, sagot ko. Ayan, sabi niya. inalaga namin ang yung pamilya. So, cremation, embalming, burials. Ayan. Dapat dito si Tol JC. So, ayan, son. Salamat ulit, Tol. Maraming salamat sa ano. Okay, Tol. Okay. Pinilip lang kita. Pasensya na napatagal ko yung oras mo. Binulabog talaga. Hey, okay lang. Okay lang. Pero okay lang yan. Okay, at least isang oras. Meron na nga akong basher dito eh. Wala akong pakialam. Ano opinion ko yon? Sabi ni Daniel Balastic, mga talunan sa trash talk. Sa simbahan ka pumasok, wag ka sa social media. O YouTube, pinagtatawanan lang kayo dahil Amerikanong hilaw. Gago, Pilipino pa rin yan, tanga. Pilipino pa rin yan si Donaire, kahit balibalik tarin mo mundo, marunong pa rin mag-Tagalog yan. Hindi kagaya nyo, mga utak talang ka. Pero peace sa'yo, brother. Salamat sa pagpasyal. Ayun. Nakita na isa so, trusto ka mga tao rito, nagkamali ka ng Trinash Talk. Yan ang porte namin. Sa livestream, trash token. No, hindi nyo kami kilala. Tayo na sanay kami sa trash token. So, no, yun lang. Maraming salamat din, okay, Tol AC. Oh, salamat din, Tol. Ingat sa lakad nyo bukas. Supporta natin ang Sigaw Lihiti mo. Yan, number one, Sara Duterte. Yan, supporter. Sigaw Lihiti mo. Of course, Manny Pacquiao, Pambansang Kamao. Yan, tsaka ano nito doon, Aire? Siyempre si Casimiro, tropa at ano natin yan. Nakaka-chat ko utol niyan dati. So ngayon, medyo lumaki na ulo nila, lumaki na yung ere. Eh, bahala sila. Simple tira. Keep it up nyo yung, ano, yung pag-trash talk o kung saan kayo masaya. Doon kayo, sige. Sige, yun lang. At marami pong salamat, Tol. Tol, thank you ulit. Marami sige, salamat din, Tol. Ha? Baba na ako. Thank you. I-end ko na yung, ano, yung stream natin. Maraming salamat. Okay. At yon muli, marami pong salamat. At bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ang pikon, laging talo. Kaya kung ako sa inyo, eh, bahala na po kayo. Maraming salamat po sa support, mga kapatid. Mega love, shoutout sa inyong lahat. Si I Am Boss, andirito, papasok lang. Hello, hello. Mega love, shoutout sa iyo. Daisuki tayo. Sa ating mga kapatid na nandyan pa rin, si Ninyo Anahaw, si Mami Tiger Ami na sumubaybay, nakabidji lang. Ayan po. At si, ano, yung nag-comment kanina, si Lynn Passion, maraming salamat. Si BNB Print, yan, mega love shoutout po sa inyo. Sa aking mga kapatid dyan, si Jackie Pets Grooming, si JC Antonio, maraming salamat sa suporta, si Gaw Lihiti mo, Rocky Rucha, at si Boss Bakal, maraming salamat po sa inyo. Ayan, si Nay Esper, si GMAC TV, mega love shoutout. Yung opinion ko, ulitin ko, opinion ko yon. Hindi po ako plastic, hindi ako sasabay sa inyo. So, hindi rin ako papabor sa sinasabi po ninyo. Wala akong pakialam sa sasabihin ninyo, wala akong pakialam kung ano yung takbo ng pag-iisip nyo. Normal lang ako. Kahit mababa or lilima or iisa lang ang views ko, at least nailalathala ko yung aking opinion. Makarating sa inyo, makarating sa inyo, sa iyo, Tol. Silver, ano ba pangalan mo, Tol? Tropa kita eh. Ka-friend kita, Silver Boys TV. So, yun lang yung akin, Tol. Alam ko naman, merong kasariling agenda, merong kasariling pagnanasa o plano na gawin sa iyong buhay, sa channel mo, sa pagtulong sa kapwa mo boxer. Pero putang ina, ang akin lang hindi nagugustuhan, kababayan natin yan, legend yan, Brad. Respeto. Igagalang ko ang prinsipyo mo kung ako'y iyong nire-respeto. Doon lang po tayo sa respetuhan. So walang personalan, trabaho lang. Trabaho mo kung ano yung gusto mong gawin, yung inilalatala mo, trabaho lang din kung ano yung gusto kong sabihin, ano yung gusto kong i-share. So pasensya na po. So maraming salamat po uli sa inyo and mega love shout out.
I am boss. Sorry, hindi kita najakitan. Check, check, Wada. Hello, mega love shout out. Alam ko na busy ka dyan. Maraming salamat sa pagsuporta. So, doon lang po tayo. Ito po hindi walwalan. Hindi po to negative. So, ano lamang po to? Sharings of thoughts and opinions. Somebody has a right to say what they want to say. They have their own rights and they have their own opinion. So, kanya-kanya po tayo. Maraming salamat uli, Inday G. Mega love shout out. Yan. Maya tol, Rasbacher, boxing fanatics din ako. Nakaway na ako. Magandang issue yan. Maraming salamat tol, AC. Yan. So, again, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. Shout out everyone. Yon. Bye-bye.